Sa negosyo ng pag-aalaga ng hito, may tatlong klase na maaari mong pagkakitaan. Una na rito ang hatchery, kung saan nakafocus ka sa pagbibreed ng mga hito. After 3 to 5 days, maaari mo na agad ipagbili ang mga fries na naghahalaga mula 20 sentimo pataas depende sa kalidad ng mga ito. Sa tingin ko, sa hatchery, mas mabilis kumita pero kailangan mo ng kaalaman at experience sa pagkukondisyon ng mga breeders para makapag-produce ng quality fries. Pangalawa, maaari ka rin mamili ng fry at palakihin naman ito ng isang buwan o mahigit pa para maging fingerlings. Kailangan mo mag-sizing at sorting para mapaghiwa-hiwalay ang mga laki nito. Nagsisimula sa 1 inches na umaabot sa 7 inches ang bawat isa. Iba-iba rin ang presyo, nagsisimula sa piso at umaabot ng 8 piso kada isang fingerlings. Pangatlo, ang pag-aalaga ng fingerlings para maging market size o good size na siyang ibabagsak mo sa merkado, restaurant, ilalako o kaya naman lutuin at ibenta. Pwede rin itong palakihin at gawing mga breeders at ibebenta. Sa tatlong proseso na ito sa pag-aalaga ng hito, maaari kang pumili kung ano ang iyong magiging negosyo o kaya naman gawin mo ng lahat ito. Maganda po talaga yung financial feedback niya basta alam lang po natin yung mga tamang proseso. Isa na naman pong episode dito sa Agri sa Agri. Nandito po tayo sa Santa Rita, Pampanga at kikilalanin natin ang isang pamilya na nag-alaga ng hito, ang family Castro. At ang aking pong anak, si Kyla. At ang aking pong asawa, si Myla. At ang aking pong biyanan, si Nanay Janet po. Ito pong ating episode na ngayon ay naka-concentrate po sa pag-aalaga ng fingerlings at yan po ang nakatulong sa kanila makabangon sa naluging negosyo sa pag-iitlog ng dahil sa bird flu. So itong fingerlings, matututunan nyo kung paano ang proseso pag-aalaga from here going to Isabela. Yan, Isabela. So yes, susubaybayan po natin, hahanguin at i-condition at iba pang proseso at ihahatid po natin dire-diretso all the way sa Isabela. Kaya shout out sa iyong buyer. Oh, shout out po kay Sir Jerry from Isabela. Sir, bukas nariyan na po kami. Ako nga po pala si Kenneth Marvin Castro, owner po ng ating fish farm kay Hito Fingerlings. Dito po sa Santa Rita, Pampanga, malapit sa Eco Park. Nag-start po kami last year. Maraming struggle nung una, doon sa unang negosyo namin. Pero nung nag-hito kami, nakabayad po kami ng mga utang namin dahil sa paghihito po namin. Karamihan ng pumasok sa pagninegosyo, hindi agad umasenso. Ang iba, naranasan munang malugi at nalubog sa utang. Ang iba, umunlad din naman agad. Para kay Kenneth, naranasan din niya munang malugi at magkautang bago nahanap ang tugumpay sa pagninegosyo. Yung dati pong negosyo natin, sir, is dealer po tayo ng itlog. So alam naman po natin na nagkaroon po ng problema yung mga manok o itlog. Nagkaroon po ng bird flu. So hindi ko po inaasahan na tatagal po ng ganito katagal. So nagpapasalamat po ako kay Lord bago po nangyari yung humina na po yung isang negosyo natin. Pinasok po niya tayo sa paghihito. Una sir, sa hatchery, dun sa fry pa lang sila, pwede mo na siyang ibenta. So pag naibenta mo siya ng fry, tapos kami naman ay magpapausad ng fingerlings. Pag umabot na siya ng 1 inches, 3 inches, hanggang dun sa 5 to 6, 7 inches, pwede mo siyang ibenta naman para dun sa grow out. Yun po yung kagandahan ng hito, marami po siyang option. Ang pinili ko sir sa tatlong option buwan dun sa fry, fingerlings saka sa grow out, pinili ko po dun sir ay ang fingerlings. So ang nakita ko po kasi sa fingerlings, magpapausad po ako ng
from dun sa hatchery, kukunin ko yan ng fry, 7 days. So, ihulog po natin sa madpan natin. At pag naiulog po natin sa madpan natin ng 7 days, hahango po ako minsan ng 12 to 14 days, nasa 2-3 inches na po sila. So, pag na umabot na silang 2-3 inches, pwede na po natin silang ibenta. Pero bago yun, sir, marami pa po kaming pagdadaanan. Minsan, magkakaroon po yan ng fungus na hindi po natin inaasahan. Minsan, nalulusaw pa rin sila. So, marami pong case na pwede pa pong mangyari doon. So, ang ginagawa namin, hanggat maaari, dun sa 2 inches, 3 inches sila, na i-dispatcha na po natin sila. Ang challenges sa paghihito, minsan mararanasan po natin yung mamatayan, yung malusaw, lalo na kapag fry pa lang sila, nagbuhos ka sa madpan mo, maaari po na malusaw yan. So, kaya napaka-importante po nung alam natin yung mga pan preparation. Pero syempre, kahit na kami, kahit na ako, sir, na-condition ko na lahat, na-prepare ko na lahat, minsan, sir, tinatamaan pa rin na malusawan kami. Yung unang buhos ko rito, sir, sa 20,000, binuhos namin ng gabi, kinabukasan, patay po lahat. Ang naging case naman nun, sir, mainit yung tubig, tapos pumuti po yung tubig. Para sa akin, sir, ang unang detalye na dapat huwag natin kaligtaan, una, yung pan preparation. Kasi, sir, lahat po kasi yan magkakocombine-combine. Buwat dun sa breeder. Tapos, kapag quality po yung breeder natin, sugrado, quality fingerlings po yung lalabas po natin. So, pagkatapos na naipisa yan, kailangan yung pan preparation po natin. So, kailangan magka-combine-combine po lahat yan para lumitaw na maganda po yung mga fingerlings po natin. Kapag hahango naman po tayo ng fingerlings, sir, inire-reserve po natin yung mga hito po natin ng isang araw walang pakain para lumakas po sila. Para kapag ginuli po natin sila, hindi po sila busog. So kapag ginuli na po natin yan, kapag hinuhuli na po ng ating mga tao po yan, so ang paghila po ng lambat, alalay lang po. Para una, hindi po masayang yung bawat huli po nila, bawat paglambat po nila, inaalalay lang po hanggang sa maaboy po nila dun sa pinakabulsa po nung ating lambat. Ang pinaka magiging complication po kapag nanghuli ng fingerlings, yung magasgas po yung mga isda, mamatayan, hindi po natin maiiwasan yun. So talagang normal na po yung kapag nanghuli po tayo ng isda. Kaya nga po, napakalaga po nung makukondisyon muna sila bago i-deliver sa buyer. So, nandito po tayo ngayon sa conditioning area. Nakita nyo naman po kanina, galing po sa madpan, umuulan pa, no? At napakasipag ng ating mga kasamahan doon. Hinango po nila dito sa concrete pad. At dito po, itong first stage, nagkaroon po ng conditioning area. Ito po ay mixed sizes. Mixes, sir. Ano pa sa? Sabog pa yung sukat niya, sir. Mm-hmm. So, ang gagawin natin dito, sir, syempre, hindi natin sila kagad masasizing, mm-hmm. Kailangan muna silang makondisyon. Okay. So, kapag nakondisyon na sila, saka natin sila sasizingin. Ayan. Kasi, sir, kanina, hinuli sila sa mm-hmm. madpan. Mm-hmm. So, syempre, medyo stress pa yung mga yan. Okay. Parang nahilo pa yung mga yan. Yeah. So, kaya kailangan na conditionin sila talaga ng maayos bago natin sila sizingin. Sizingin. Sa pag-aalaga ng fingerlings, maraming naging misconception o maling paniniwala sa paghahanda o preparasyon ng mga fingerlings bago ito i-out o i-deliver sa kanilang buyer. Gayon naman ang kumpiyansa ni Kenneth sa kanyang pag-aalaga ng fingerlings, kaya't nagbigay siya ng assurance para tumaas ang kumpiyansa ng kanyang mamimili.
kumisan yung buyer natin na mga datian na na kumukuha sa iba. Tapos sasabi nila sa akin, sir, kung pwede ba na ibiyahe na lang hapon, yung malamig yung panahon, o kaya madaling araw, ikang ganun. Bakit po, sir? Sabi, huwag mainit kasi malalata yung mga isda. Sabi niya, baka mamatay. Hindi, sir, sabi ko, wala pong problema yon. So kung kapag yung isda ko na dinating, dumating dyan na mahina at malata, huwag niyo pong babayaran. Yan po yung binibigay ko po na assurance sa kanila. Yung mga buyer naman natin, tuwang-tuwa pagdating doon kahit mainit, ba't daw malakas. So yun po yung kahalagan nung na-condition po yung mga fingerlings natin na maayos. So yung proseso ko po rito ng pagkukondisyon ng fingerlings po natin, sir, kasi huliin po rito yung fingerlings, may stress po yan. So ang magiging proseso po ng ating conditioning ng fingerlings, ilalagay po natin sila sa concrete pan po natin, i-running water po natin yan para po magkaroon po sila ng sapat na oxygen sa concrete pan. Magpapahinga muna sila ng maghapon, pagkatapos bibigyan pa po natin sila ng mga probiotic para po maganda po yung condition po nila para kapag binyahe po natin sila. So pag sinabing conditioning, ano ba yung nangyayari? Kapag sinabi natin conditioning, sir, kumbaga pinapahinga na natin sila para lumakas sila, mm-hmm. para pag inano natin sila, sinizing natin sila, walang mamatay kasi nga bumalik na yung lakas nila. Nice. Yun po yung kahalaga nung na-condition po sila. Ibig sabihin pagkahangon na-stress din sila. Oh, tama, sir. Na-stress po sila. Tapos dito ibabagsak, hahayaan mo na mga ilang oras dito sa condition. Oo, hahayaan natin silang mga ilang oras basta patuloy lang yung running water natin at may nag-out po doon. Yeah. Sir, pansin ko wala nang hindi na kailangan ng aerator. Ah, hindi na, sir. Ito na yung parang ito na yung pinaka-aerator nila. Malaking bagay po itong running water po. Oo, malakas po yung produce na oxygen yan, sir. I see. Okay. Pagkatapos po nilang na-condition, doon pa lang po tayo magsasizing. Kasi kung sasizingin po natin sila na pagkatapos nalambat, mahina po yung isda, parang nahihilo pa po yung mga isda. So tapos sasizingin muna, maaring mamatay po yung mga isda. So ang ginagawa namin, pagkatapos po namin silang hinuli, i-condition muna po natin sa ating mga concrete pan bago natin sila salandrahan para magkaroon naman sila ng lakas uli bago natin sila galawin. Ayan, so ngayon magsasizing na tayo. Oh, tama po, sir. Mag-intern, kailangan turuan mo ako, sir. Sige, sir, ito po. Ayan. Uhuli muna tayo. Yan, mix sizes yan, no? Yan, sir, mix sizes po yan. So okay, ilalagay po natin dyan sa pag-sizing po. Ano tawag nito, no? Yan po yung mga chicken wire, sir. Mm-hmm. Sir, ibaba po natin. Ibaba. Yan. Okay. Para po pag bumagsak, hindi po masyadong masaktan yung mga laga. Ayan, so kitang-kita lumulusot na yung iba sa butas. Nakita ko, kinakaukaw na ganyan. Opo, sir, yan. Pinipitik-pitik, parang ganyan. Pinipitik, ganyan. O, para lumabas po yung mga maliliit po dyan. So, yung may iwan po dyan, yan po yung sizes natin na pwedeng it's either na 2 inches pataas. Pwede ko ng kamay na lang po. Sir, oo, sir, pwede naman. Hindi ba tumatitibo? Yan. Meron din tusok yan, sir. Konti. Malaki na po yan. Ayan, ito. Oo, ayan. Ayan. So, ito, saan natin lalagay? Doon na lang sa drum, sir. Oops, yan. Madulas. Madulas nga po. Hindi, sir, pwede po nandong sa ano. Ito na. Yan. Hahagis na lang natin. Sige, sir, hagis nyo na lang po. Yan. Ayan. So, ito, hindi na to may stress. Okay na to, sir. Okay na po yan. Medyo may lumalabas pa po ata, sir. Kapag wala nang lumalabas, pwede na po siya nun, sir. Okay. So, ito ngayon, lilipat ko na dito sa kabila. Opo, ilang sir, inches na yung natira dito sa loob? 3 inches, sir. 3 inches pataas. Yes, sir, 3 inches pataas po. Akakawala na natin to dito. Sige, sa kabila. Sir. Yan. Nakapag deliver na po tayo ng Cagayan, tapos Isabela, Nueva Vizcaya, at sa Santa Fe, sa Nueva Ecija, Batangas, nakakarating din po kami. Laguna, sir, nakakarating po kami riyan. So Cavite, sa iba't ibang lugar, sir, at pwede naman kami, lalo na po sa pag-ship, pwede naman din po tayo. Depende po, sir, depende po sa biyahe na babiyahin nyo. Usually, sir, mga isang oras, sir. Isang oras, kung dun sa plastic po natin ilalagay, pwede siyang pupunoy natin ng oxygen yun, pwede siyang umabot ng hanggang 12 hours, sir. Pero kami, sir, dito, hindi na po kami nag-oxygen. Inilalagay na po namin sila sa drum na malalaki.
So naglalagay na lang po kami ng mga gamot, anti-stress, mga probiotic para pampatibay sa biyahe. So yung mga past grower po dyan, sir, bali si Sir Randy na po yung kukuha. Ah, itong past grower. Sa mga past grower natin. Eh, maraming ilan malalaki, sir. Oh. Oo, sir. So, paano natin kukunin niya yung malalaking yan, sir, idadaan po natin dito. Sa mas malaki. Opo. Para yung mga malalaki, masala po siya rito. Ah, sa mas malaki nga. Ibubuhos naman dito opo, sa kabila. Ibubuhos naman dito yan. Sa kabila niya, sir. So, ganito. Okay lang bumagsak yan, oo, sir. Oo, okay lang po yan. Yan. So, ngayon, saka ako naman ito sasalukin yan dito. Oo. Taas mo lang yan, sir. Yan. Meron pang lumulusot eh. Ito. Yan. Yan na sir, di nalulusot yan sir. Yan na po yung mga past grower natin. Past grower na ito. Oo. So ito, sana natin pwede ito ilalagay. Pwede na po natin ibabalik dito. Yan. Yan, dito natin lalagay. Ayun. So yan po ang ating pagsasizing, conditioning, syempre, conditioning muna. Tama po sir, opo. Mix sizes dito, tapos sila, pagtapos nilang mapagpahinga dyan at lumakas-lakas dahil sa aeration, magsasizing tayo. Sir, oo. Anong susunod na step? Ang susunod na step niya sir, pag nasizing na sila, pahinga lang ng konti, kakarga na tayo for deliver na po tayo. Ano po ang importance ng pagkukonditioning bago i-deliver? Unang-una sir, talagang mahalaga po yung ma-condition po yung fingerlings natin bago natin maidala sa mga buyer natin. Dito sir, dito unang-una makikita natin yung fingerlings kung malakas ba. Mm-hmm. Kung malakas ba sila, quality ba sila, malusog ba sila, mm-hmm, dito pa lang makikita mo na. So kapag makikita natin dito sir, kapag mahina po yung fingerlings, makikita mo na sila parang nanlalata sila, mm-hmm, nanlalambot. Mm-hmm. So syempre hindi na natin yun itutuloy na i-deliver sa buyer, mm-hmm, kasi tayo rin yung masasira. Mm-hmm. Kaya napakahalaga nung napahinga sila, na-condition sila rito. Okay. Pag medyo parang pansin yung mahina, anong gagawin? Pag pansin natin mahina sir, hindi natin itutuloy yung deliver. Pagkatapos, ibabalik po natin sila sa mud pan para hanggang doon sa makarecover sila, lumakas sila ulit. So maglalagay po tayo ng mga gamot doon para po sa anti-stress nila, para lumakas po sila. So talagang extra effort pa rin, ibabalik, tasahan mo yung ganun talaga sir. Pagod po talaga, kailangan talaga yung effort natin. Para naman happy ang mga buyers. O, oh, tama. Kumita po kayo, kikita din. Kikita rin po yung mga buyers. Ayan, so thank you sa pagbabagi. Oo, sir. Ang exciting sa pagliligosyo ng fingerling, sir, dun sa fry pa lang sila. Yung hinulog mo sila sa pan mo, na fry pa lang sila, sir. For example, naghulog ka ng 1,000,000. So, ang exciting dun na medyo nakakakaba, yung binuhos mo sila, kailangan makita mo na sila na kinabukasan. Gusto mo na yan makita na umangat sila sa taas eh. Siyempre, medyo kinakabahan ka kapag yan na inaabangan mo kinabukasan na naaangat sila sa taas. Pagkatapos, di sila umangat, medyo naroon yung kakabahan ka, pero na-excite kapag nakita mo sila na kumitaw sa taas. Siyempre, masisiyahan ka sir, makikita mo lalo na kung marami. Yun yung nakaka-excite sir eh. Nakaka-excite sa bulsa sir, yung kapag binuhos mo, at walang kumitaw, butas ang bulsa mo. Para sa mga baguhan o yung mga gustong pasukin yung hito, maganda po yung ligos yung paghihito. Basta una, ang ma-advise ko po, una sa lahat, siyempre, ipag-pray po natin sa Diyos kung gusto po natin pasukin yung pag-farming po ng hito, pag-pray po natin sa Diyos. Pag kalooban po ng Diyos yan, isang tsak na bagay, darating po kayo dyan. Sahit sa gusto po natin, makikita po ninyo talagang lalago po yung negosyo natin. Siyempre, yung kailangan, ma-guide po kayo yung mga talagang nauna na maghihito, yung expert na po sa paghihito. Kailangan meron po mag-guide sa inyo para makaiwas na po tayo sa pagkalugi. Maganda po talaga yung financial feedback niya, basta alam lang po natin yung mga tamang proseso. Ako nung nag-umpisa, nagpapasalamat po ako sa Diyos, dinala po ako sa tamang tao po ng Diyos para ma-guide niya po ako sa mga proseso. Maghanap po kayo o ipag-pray po ninyo yung mga tamang tao na mag-guide niya po kayo sa paghihito para maging successful po tayo.
Next episode, sinamahan natin si Kenneth mag-deliver ng fingerlings sa Isabela. Bukod sa Isabela, marami ding mula pa sa Karatig Bayan ang umorder sa kanya, katulad ng Pangasinan, Tarlac, at Nueva Vizcaya. Yan, so nandito po tayo ngayon, alauna ng madaling araw, at kitang-kita nyo naman ang transaksyonis natin sa kalsada. Ang binagsak po natin dito is 22,000. Ang order po ng ating buyer is 20,000, so meron po siyang 10% mortality. Mmm.